certo e o não first day na nang quarantine period ko. So, dahil nga alam ko ng COVID positive ako, I have to convince really myself na this is it. Physically, mentally, emotionally, kailangang i-prepare ang sarili. So in the morning, inaknak nila sa akin yung aking pagkain. I pick it up, put it on my table. That's my dining table. Andun ako sa lamesa pero hindi ako kumakain. Hindi talaga ako makakain. Then, tanghali, ganun na naman. Hanggang sa panggabi, naiipon ang mga pagkain. So, tinitiklop ko silang lahat. Nilalagay ko sa isang supot. Then, return it back outside. So, that afternoon of my first day, a contact tracer came. So, interview, kung sino yung mga taong close na dito sa bahay. So, it was traced na yung husband ko, then my apo who is 1 year, 7 months. Nung dumating ang kanilang result the following day, my husband is of course happy kasi negative ang kanyang result. But I'm so sad. My apo is also positive. Buti na lang andito ang kanyang nanay. So silang dalawa naman doon sa taas, nag-isolate. Then, syempre, I have to inform my sisters, some relatives who are close, and friends whom I know could help. Kasi nalaman ko na yung pamilya ng isang relative and friend. Eh, na-COVID daw silang lahat. So, I inquire kung anong nangyari. So, sabi niya, Auntie, you have to be very strong. Sabi naman niya. And these are the things that you can do, sabi niya. So, ganun. The following day, second day, third day, ganun na naman. Whenever somebody called, sasabihin nila sa akin na kumain ka para lumakas ka. Ang totoo, I cannot really eat kahit anong gawin ko. Hindi yung nawalan ng panlasa ba na sinasabi nila? No. Hindi ako nawalan ng panlasa. So, ganun lang, matulog,
naman ako gaanong nakakatulog. Nakakatulog ng konti, pero hindi talaga yung talagang tulog natin. Then, third night, alam ba ninyong nagising ako na yung pumunta sa utak ko, ang sinasabi nila, kumain ka, kahit konti, kumain ka, pakonti-konti. Lalo na yung bunso kong kapatid, palagi niya yung sinasabi. Yung panganay kong anak, yung mga anak ko, sabi niya, kumain ka. Pero sabi ko, oo, kumakain ako. Actually, I am not eating. Third night. Basta nagising ako ng 1 o'clock in the morning. Pumunta sa utak ko na walang makakatulong sa'yo, kundi ikaw lang. So, kailangan kumain ka. Ako mismo nang nagsasabi sa sarili kong, kumain ka. So, ang ginawa ko, may lutuan naman ako ng tubig dyan. Nagpakulo ako ng tubig. Then, nagtimpla ng kape at kumain ng cookies. That's the first time na kumain ako, na nakain ko naman lahat yung aking tinimplang kape at yung cookies. Ang hirap. Ang hirap. Kaya yung nangyari sa akin, yung sakit ng, yung roots ng aking buhok, sa bagay, sa gamot ng ibinigay ng doktor, little by little, on the third day, wala na nga eh. Wala na yung sakit ng aking roots ng heta. Yun lang naman talaga ang number one na problema ko. So, it started na kumain ako. Sabi ko, pwede naman akong magtrabaho, maglinis-linis. So, naglilinis-linis ako dito. Hanggang sa kung mayroon silang ibigay na pagkain, nakakain ko na rin. But that is not the issue. Ang issue talaga ay yung mental na pagtanggap kung bakit ano ito na dumarating sa atin. Eh kung hindi mild, matutulan ako sa isang katrabahuan namin sa Felix noon. Isang engineer at ang kanyang asawa. 2 days ago, namatay yung engineer. Ang hirap. Kaya kayo, kahit sabihin ninyong you are strong and you can make it, baka iba yung darating sa inyo. Hindi talaga ayaw ko ni isa man kay relative or what, I would not like anyone to experience what I have experienced in this COVID. So, alam na ninyo ng kasama-kasama ko lang dito ay si Lord. Siyang pinagsasabihan ko na kung if ever na kukunin niya ako, then I'm willing to surrender myself. Pero kung meron ka pang ipapagawa sa akin, then perhaps
you can give me still more time to do your will. Parang ganun na lang ang palagi kong sinasabi sa kanya. Kailangan talaga yung faith natin to our Lord is very strong. Kasi wala kang ibang mapagsabihan kung ano man ang gusto mong sabihin. Siya lang. Kaya talagang kahit hindi ko kilala or what, I would not want them to experience whether it is mild or asymptomatic COVID. Sana wala. Kasi kung hindi ka strong mentally, talagang doon ka rin madadown. Emotionally. Sa akin nga, wala na akong iniisip kahit na anong sabihin na ng tao sa akin. Basta, yun lang, kailangan ko lang na ayusin ang aking sarili para pag I will be in front of Him. Then I hope